Hello everyone! Welcome to my channel. Kumusta po kayo? Kumusta na yung status ng sari-sari store ninyo dyan sa bawat area nyo? Hindi po ako masyadong madalas makapag-vlog dito sa YouTube channel ko sa Ibon Bautista dahil wala namang masyadong ganap dahil nga naka-community quarantine tayo, di ba? Hindi tayo makalabas para mamalengke. So hindi ako masyadong updated dito. Updated ako dun sa isa naming YouTube channel, mag-asawa, ang Ilocano at Bisaya. So, doon tayo magkita-kita. Subscribe nyo ako doon, Ilocano at Bisaya. At sa mga bagong nag-YouTube dyan, small YouTuber, yan, magpalitan tayo ng ating mga flowers. Yun. And, shout out nga pala kay Isem Hall Benito. Isem Officials, kay That Mall. Kasi, dati lang siyang nanonood sa akin. Kasi, nung tinignan ko yung YouTube channel niya, ay wala siyang upload. So, ngayon, meron na siyang upload about sa kanyang sari-sari store at nagbablog na rin, nagsishare ng kanyang experience and idea about sa sari-sari store business and sa aking team kape, sa mga nanonood sa akin na hindi nagko-comment and sa mga nagbablog din, nag-YouTube, mag-comment lang kayo na may kinalaman sa video ko and then kapag nakita ko na hindi pa kayo nakasubscribe sa akin, isosubscribe ko din kayo. Okay yun. And ito yung tanong ko guys. Tumatanggap ba kayo sa sari-sari store nyo ng mga benching ko? Kung napanood nyo yung dati, yung nagbibilang ako ng barya, yung huling bilang ko yata ng barya, meron akong mga 25 cents kasi tumatanggap po ako dito ng tagbibenching ko. As in yung tagbibenching ko. Yan, ganyan. Yung lumang benching ko and then yung bagong 25. Hindi masyadong kita. Yan, tumatanggap ako nito. So, hindi naman lahat, di ba? Hindi naman talaga lahat ng sari-sari store ay tumatanggap ng tagbibinching ko. Kasi yung wholesaler nga dito malapit sa amin ay hindi rin tumatanggap ng tagbibinching ko. Ang alam ko, tinatanggap lang to kapag pupunta kang Mercury, papapalitan mo. Tapos, yung mga may butal-butal, yun, pwede mo siya ibayad. Pero, hindi lahat ng sari-sari store ay tumatanggap ng tagbibinching ko. So, yun yung vlog natin ngayon. Saan ba natin to ilalagay? And sobrang hirap na ng tao guys. Wala nang mga pera. Alam nyo ba kung bakit? Sa loob ng 1 week, nag-start to nitong nakarang araw. Ito yung naipon kong tagbibinching ko na binili sa akin ng mga tao, mga kapitbahay ko dito sa aming lugar. Papakita ko lang guys yung mga lagayan ko ng pera. Ito, wala naman talaga akong lagayan ng tagbibinching ko. Nilagyan ko lang ito ngayon dahil sobrang dami na. Imagine mo naman. Ano naman yan? Magkano lahat yan? Eh, hindi pa naman to tinatanggap sa wholesaler dito sa amin. Ewan ko kung bakit. Ang ginagawa ko nito, dinideposit ko sa bangko. Kaya lang, kailangan niya handa ko yung sarili ko dahil masusungit yung mga teller kapag nagde-deposit ako ng tagbibinching ko. Sa China, masungit. Sa land bank, masungit din. Kasi, binibilang kasi nila to isa-isa. Kung tutuusin, itong ganitong klase ng benching ko na maitim na, hindi ko na to tinatanggap dapat. Kasi, hindi rin to tinatanggap sa bangko. Kaya, inisa-isa nila dahil pinipili nila. Eh, no choice na, tinanggap ko na lang dahil wala na nga silang pera. Ay, alam nila na tumatanggap ako ng tagbibenching ko sa tindahan namin. So, ito, 5 piso to, sila na nagbalot. Tapos, ito, isipin mo, in 1 week lang to. Tapos, ito, sa benta ko ng ice tubig. Ilang araw na to, hindi ko pa nababalot. Meron pang kumakatok guys, bumili. Kulang pa ng piso. Tapos, ito, sa voucher, sa wifi namin yan. Pahiwalay din. Ito, sa benta ko ng load, kunti lang yan kasi. Kunti lang naman yung load ko ngayon. Ayan, sa load to lahat ng nandito. Ito yung pang, ano ko, pang load ko. Ito pang personal ko, Smart, Globe, and Sun. Tapos dito, yan yung mga bago. Bagong 5 piso, tsaka bagong 10. Nakahiwalay. Wait tayo mag-focus. Ayun na, nag-focus na siya. Ayan o, mga 10 na bago para hindi ako malito. Tapos, dito yung sa benta ko talaga. Kunti lang yung barya ko. Tapos yan. Tsaka nandun na sa ilalim. Yan. Pagbuo na nandito na sa ilalim. Ito yung mga lagayin ko ng benta na kahiwaiwalay. So, good luck sa akin. Bilangin natin yan ngayon. Kapag magde-deposito sa bangko, yung mga teller na kasi mangot. Gusto kasi nila, ang bilangan lang nila ay yung tigi 1,000, tigpa 500.
Kasi tumatanggap naman talaga ako ng tagbibinching ko sa tindahan. Pero dati, sa isang buwan, ang maipon ko lang 25 pesos, 30 pesos. Ang pinakamalaki ko nang na-deposit na tagbibinching ko ay 50 pesos. Eh ngayon, hindi lang to 50 pesos. Eh pagdating pa dun sa bangko, bibilangin pa nila to ulit ng isa-isa. Kasi bawal na kasi, hindi nila tinatanggap yung binching ko na mayroong itim-itim. Katulad nyan, may kalawang. Hindi na nila to tatanggapin. Ito, lumang-luma. Hindi nila to tatanggapin. I-re-reject nila to. Eh, tinanggap ko nga lang dito kasi wala silang pera. Matagal na daw to nakatago sa baul nila. Eh, ngayon nga, kailangan ilabas na. So, di ba, kawawa din yung ibang tao na naapektuhan. Kaya umaasa sila sa dole. Sino bang nakatanggap na ng 5,000 pesos sa dole? Nga pala, sino ba sa inyo may alam ng application na alam niyo yung pag nag-e-edit ka, may lalabas na picture dito, ganyan-ganyan. Na cellphone lang yung gamit. Ito lahat yung tigbibinchin ko na binayad sa akin kanina yung nakalagay dito. Ito siya, tigpa 5 yan, bawat isang tayo. Yan, tigpa 5 pesos. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 85. 185 plus minatirang piso, so 186 pesos. Kayo guys, nabayaran din ba kayo ng tigbibinching ko sa tindahan nyo? At saka nakatanggap din ba kayo ng tigbibente na luma, na may sulat, may mga scotch tape? Diba yung ibang wholesaler, ibang tindahan ay hindi tumatanggap ng may mga scotch tape. So saan nyo nilalagay? Mag-share tayo ng mga experience nyo about sa pera na binabayad. Kung napekean na ba kayo, nabayaran ba kayo ng mga token? Dahil uso yan sa tindahan. Wala yatang tindahan na hindi nabayaran ng token. Yan, mag-comment po kayo and mag-nagbabasa po ako ng comment. Yun guys, thank you for watching.